ang pakikiapid ay kasalanan. Alam naman natin na ang pakikiapid ay kasalanan, subalit marami pa rin mga tao ang pumapasok sa ganitong relasyon. Ano ang masamang maidudulot kapag ang isang tao ay pumasok sa ganitong sitwasyon? Una, ang pagkasira ng pamilya. Ang pamilya ang pinakamaliit na sektor sa lipunan. Ang pamilya ang pag-asa ng lipunan upang ito'y umunlad. At gayon din naman, ang pamahalaan ang inaasahan ng bawat pamilya upang ito'y sumagana. Kaya mahalaga na buo ang pamilya at maganda ang ugnayan ng relasyon ng bawat miyembrong ito. Subalit may pamilyang nawawasak ang kanilang relasyon at tuluyang hindi nabuo dahil sa pangyayaring paghihiwalay ng mga magulang, at ang sanhi ng mga ito ay ang tinatawag na third party o pakikiapid. Ano ba ang kadahilanan bakit umahantong ang isang tao sa pakikiapid? Maraming maaaring kadahilanan kaya kung bakit umahantong ang tao sa pakikiapid, pero magbibigay lamang ako ng ilang halimbawa na sa palagay ko na ito ang mga dahilan. Una, dumarating sa pagkasawa. Ang mag-asawa sa paglipas ng panahon, ito ay nagbabago. Darating sa panahon na ang salitang asawa ay nagiging sawa na, nawawala na ang pag-ibig sa bawat isa, kaya tumatamlay na ang kanilang relasyon. Ang pagkawala ng pag-ibig ay maaaring sanhi ng mga naranasan ng mga problema sa buhay, mga pagtatalo at paninisi. At sa paglipas ng kagandahan o ng muka o katawan, dahil sa pagtanda, nawawala na sa kanila ang pag-uunawaan sa bawat isa at ang tinginan nila sa kanilang kapartner ay isa ng kaaway at hindi asawa. Dahil dito, kapag may na-encounter na sila ng ibang lalaki o babae na nakakaunawa sa kanilang emosyon o sa kanilang hinakit na puso, at doon na nila nasasabi ang mga problema nila, minsan nagdudulot ito ng panibagong interes sa tao at hanggang sa mahulog na ang kanilang damdamin at may baling na ang pag-ibig nila sa iba. Dahil dito, pumapasok na sila sa pakikiapid. Kaya nga nauso ang salitang change oil. Pangalawa ay kapit sa patalim. Sa hirap ng buhay at sa kakulangan ng karunungan, may mga taong naghahanap na pwede nilang mapagkakitaan sa madaling paraan na kahit na gamitin ang kanilang katawan, na kung saan ay maaaring maisalba ang kanilang buhay para sa pang-araw-araw na pangangailangan. May nakikipagrelasyon o nakikiapid upang magkaroon ng pera para may pambili ng pagkain at mga pangangailangan nila, kahit alam nila na maaari silang makasira ng pamilya. Ang pangatlo ay masunod ang nais ng pita ng laman. Marami na akong narinig na mga kadahilanan kung bakit sila nakikiapid at upang mabuhos ang ninais ng pita ng laman. May mga taong mapanghanap at hindi kontento sa kanilang kapartner. May mga ilang kalalakihan na iniisip na pogi points yun at nagte-take advantage lang sila sa mga babaeng nagkakagusto sa kanila. Sa ilang mga kababaihan naman, para sa kanila, nafe-feel nila na sila ay maganda at mas nakakahigit ang kanilang kagandahan sa ibang mga babae dahil sa mga ganitong senaryo. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang ito sa mga kadahilanan kung bakit umahantong ang isang tao sa pakikiapid. Sa Ebanghelyo ni Marcos na nabasa kanina, pinapaliwanag ni Jesus na masama ang pakikiapid at hindi ito nakakalugod sa harapan ng Diyos. May ilang bagay tayo na maaaring makita sa mga teksto na nabasa kanina. Ang una dito,
sa Mark 10 verse 9 na sinabi, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya naman huwag tayo maging sani ng paghiwalay ng isang mag-asawa. May mga tao kasing mahilig na manulot ng asawa dahil nais nilang maranasan ang nararanasan ng may asawa nito. Meron namang ibang senaryo dahil sa ayaw mo ang pag-uugali ng napangasawa ng anak mo, ng kapatid mo, o kamag-anak mo, o napangasawa ng kaibigan mo, minsan gumagawa ang tao upang sirain ang kanilang relasyon at tuluyan maghiwalay ang mga ito. Tandaan natin na sa bawat pamilyang nasisira, ang kanilang mga anak ang masigit na naapektuan mula sa damdamin at sa kanilang pag-iisip o pag-uugali. Sa negatibong resulta, ang mga batang ito na naapektuhan ay maaring lumaki silang rebelde, sakit sa lipunan, o may mga negatibong pag-uugali. Ang pangalawa ay gumagawa ang mga tao ng mga batas, mga kadahilanan upang maging pabor sa kanila. Makikita natin yan sa verse 5. May mga taong nagrarason upang mapagtakpan ang mga gawaing pakikiapid. Ang ilan, ang kanilang sinasabi ay, hindi ko na siya mahal. Ang iba naman, wala na kasi siyang time o oras sa akin. Hindi na niya naibibigay ang mga pangangailangan ko, lalo na ang pangangailangan ng aking katawan. At kung ano-ano pang mga rason. Ang pangatlo ay ang mag-asawa, sila ay isa. Para kay Jesus, pinagpala ang mag-asawa. Dahil ang asawa ay nahalintulad sa relasyon ni Jesus sa kanyang ama na sila ay isa. Ang pagiging isa ng mag-asawa ay katagumpayan dahil sa daming pagsubok na dumating sa kanilang buhay, sila ang nagkatuluyan at pinakasalan ang bawat isa, hinarap sa dambana ng Diyos upang sabihin, ang aking minamahal, siya ang aking magiging asawa at sila naman ay pinagpala ng Diyos. Kapag sinabing sila ay naging isa, sila ay iisa mula sa hirap at ginhawa, sila ay magsasama. Ang kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa kanila. Kaya mga kapatid, pagsumikapan natin na huwag maging sani upang ang isang mag-asawa ay maghiwalay. Malinaw na binabanggit sa Ebanghelyo ni Marcos na ang pakikiapid ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya pagsumikapan natin na maging matatag ang ating relasyon sa ating mga asawa. Kung may mga problema at pagtatalo, huwag hayaan na mawala sa inyo ang pagmamahalan. Ang pagiging mag-asawa ay manatili sa inyo at ang kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa inyo. Kaya panitilihin si Jesus ang sentro ng inyong buhay at ng relasyon upang ang inyong pagsasama ay maging matatag at malakas upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok at tukso na maaring dumating sa inyong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.